Oh, ano, dito kami sa Pitex. Dahil mag-iwalay yung ang Mr. Teacher, Marilaw. Mag-art. Alright. Five minutes bago mag-alas 7. Ayan. Quick lang pala yung kain dyan. Ha? O, dyan. Doon. Tayo kita dito. Ayan po, palabas na kami. Ayan. Ayan po, naglalakad kami ni Mr. Teacher. At uwi muna ako ng Bulacan. Siya uwi rin sa Bulacan sa kanyang ano, sa kanyang kapatid. Ayan po. Ay nakasakay agad kami ng ano, ng Egypt, ano ba 'to? Ang tawag. Ito yung modernization na jeep. Ito yun eh. Ayan. Sakto pag pagano namin sa kalsada, ito agad Pitex ang baba namin. Ayan po, sana ano, sana walang traffic. Alright, ayan. At lumipat kami dito sa harapan para mas makabidyo ako. Ayan. Meron pala itong CCTV. Ayan, first time ko makasakay sa ganito. Mr. Teacher, titingnan nyo ano binili niya kanina, baka mawala eh. Short tsaka babango yata yan eh. Hindi ako magamit ang ilaw kasi baka masula yung mga sakay dito. Expressway. Tulog yung mga coins mo dito. Ayaw po yan, papaswerte. Papaswerte tao. O yan o, dito kami sa Pitex at magtatalong kami kung saan dito ang sakayan. Yeah. Yeah. Yan. Seven minutes bago mag alas 8. Ayan po. Thank you.
grabe para palang airport dito. Parang airport. Gate 9 daw ang Bulacan. Dahil mag-iwalay yung minister teacher kasi yung sasakyan niya patungko na yun eh. So dito ako sa kabila pa Marilao, MacArthur. At ayan po, no, nasa bus na ako. Ayan mga kanuli, at from dito sa Pitex 100 hanggang ano palengke ng Marilao. Ang kaiba na lang MacArthur ang daan nito. Di pa pala ubos ng 500 pag ganun ganun. Hindi ako masyadong makakapag-vlog kasi ano, tiktikan. Ayan po, Ayala Mall, Manila Bay. $8.20. Hindi ko alam kung ano oras makakarating. Ayan, baka ano ulit. Oras. 10.25. Ayan sila kaya kong baso. Metrolink. Metrolink na bus. Ang kagandahan, diretso. Malanda yung Metrolink. At dito na ako sa ano, Marilao Palengke. So sigurado ako wala ng jeep dyan. Kaya magta-tricycle na lang ako punta dun sa amin. Isipin mo, mula Cavite, ito ba't basa yung hira, namoy ko pa. Isipin mo mga kanol eh, mula Cavite, tatlong sakay pala. Ganun din yung pagbalik ko, ay tatlong sakay din. Yan. Ewan ko lang kung may jeep pa dyan. Yan, at maya na ako magbablog kasi medyo delikado kasi pagkaano gabi na, delikado ang kaunti eh. Yan. Alright, madilim. Ayan, at meron pang jeep mga kanuli, last trip na siguro to. Ayan na ako. Ayan po, andito na ako sa bahay. At grabe, nakauwi ako alas 12 na yata. Sumalis kami ng Cavite mga past 8 na yata yun ng gabi. At si Mr. Teacher ay naghiwalay kami dun sa Pitex. Ibang bus yung sinakyan niya. Dadaan ng Fairview o kasi dito sa kabila. Pero pwede naman siya dito sa kabila, kaya lang mas mahahasil siya, baka wala siyang masakyan na jeep na dito sa Muson. No? At ayan, dito muna ako sa bahay. At kung nandun na yung special tools, mga Lunes or Martes, mga ganun, so babalik ako doon para ma-update ulit si Becky. Ayan, for the meantime, ay dito muna ako sa bahay habang hindi pa naman magagawa si Becky. At ayan, abang-abang na lang po kayo sa ano, sa kung kailan yung talagang
pagbabalik ng vehicle. At ano pa ba? Sa mga plano doon, mga vlog. Siyempre, happy birthday muli kay ano, kay James Napula, no? Belated happy birthday, at nagsipuntahan yata doon sila yung ibang mga kaibigan ni James Napula, pati yung mga na-vlog. Ano pa ba? Ayan, siyempre shout out doon sa yung mga taga Cavite na pumunta doon, no, para makipag-meet sa akin, no, yung mga followers. Salamat sa inyo, no. So marami po pala tayong ano sa Cavite, no, na followers. At kasarapan nung ayun nga pag commute, 3 rides lang naman siya, eh. Saka point to point na ang ano, eh, point to point na ang baba. Hindi naman siya kagaya ng dati na bababa ka sa Alanganin, sasakay ka sa Alanganin. So first time kong makaano doon sa PTX, no. Tama pala yung sinabi nila na noon na point to point na ang pagsakay at ang pagbaba. So maganda siya. Maganda siya compare sa noong dati na napakarami mong transfer, napakarami mong lakad. So mas maganda na yung ngayon na arrangement ng pagsakay. At kagabi, hindi naman masyadong traffic. Dumaan yung bus na sinakyan ko. Ilalim ng ano, MRT, hindi sa EDSA. Ilalim ng MRT, UN, Blumentritt, ayun, tas Monumento, tas MacArthur. At nung kagabi pa nga, doon sa jeep, pagbaba ko, mali pa yung nababaan ko. Tagal ko nag-antay ng ano doon, hindi na ako nag-vlog. Tagal ko nag-antay doon ng masasakyan. Buti may dumaan na tricycle na may sakay din. Nagsigaw na ang sabi, "Oy, sakay ka ko, sige sakay." Kung hindi, talagang ano, maglalakad ako hanggang dito sa bahay. Kaya lang, alas 12 na, masyado nang delikado, madilim sa daan. Kaya hindi ako naglakas loob na maglakad. Kaya mas inisip ko na lang na ano, na mag-antay, kahit na medyo matagal, mag-antay ng tricycle na masasakyan. So ayun, at andito na ako sa bahay, at tamang dito muna kung ano-ano ang magagawa. At syempre, papasalamat ako sa mga all viewers ko, all sponsor. Maraming salamat po muli sa inyong lahat, no, sa pagtangkilik kay Kuya Noli Vlog. Maski na yung mga vlog ko ay mga ganito-ganito lang muna, no, na wala talaga sa aking niche, no, sa aking pagcha-charity, no. So salamat ako sa inyo dahil sa kahit paano ay may nanonood pa rin kay Kuya Noli, no, na ayan yung mga solid na tinitingnan nila kung ano ang update ni Kuya Noli sa buhay, no, kung ano yung mga ginagawa ko ngayon habang nandito ako sa Bulacan, no, kung ano ang nangyayari, no. So salamat doon sa mga ayan na naandyan, no, na nanatili kay Kuya Noli, no, na nag-aabang, nanonood, naglalaan ng panahon, naglalaan ng time, no. Salamat po muli sa inyong lahat, all my viewers, all my sponsors, sa inyong lahat maraming salamat po muli, at kay God, no. At ito ay nangyari na nga yung pagka-overheat ni Becky, no. At talagang ano, talagang malaki ang gastos. Kaya lang, ako kasi ano, eh, ang ugali ko ay looking forward, kung ano pa ang masakit, kung masakit yung gastos, no. Kaya lang, instead sana na magamit mo sa iba, ay nalaan doon, no. Ay sabi ko nga, ako kasi ay ano, ang tao na naglo-looking forward sa mga positive pa na mangyayari. Katulad noon, noong araw na ako pa lang yata mag-isa noon, kasama ko si Mama, pumunta kami ng Samar. Marang nag-travel-travel ako, tapos biyahe noon. Ang mahal pa ng gasolina noon, hindi ko matandaan kung anong buwan yun. Napakamahal ng gasolina noon, almost ang isang litro is 100. At nakarating ako noon sa Samar, noon, sa pag-ikot-ikot ko, no. At ayun, malaki rin yung nagastos ko doon kasi wala naman bawi yung vlog, sakto lang. So hindi ako nag-isip ng ma-down ako noon. Ang inisip ko na lang, sabi ko nga, looking forward, positive sa mga maaari pang magagandang mangyari, no, sa future. So ayun, so paubos na yung budget ko noon. Sabi ko, paano na to, paano na, parang zero na ako, paano ko palalakarin or pagaganahin yung vlog ko kung wala kang kung sagad ka na sa financial.
So sabi ko noon ay pray lang ako, tapos looking forward nga lang, positive thinking. So ayun, mga ilang buwan naka-recover. No? So eto na naman. So ganun pa rin uli ang mentality ko, no? Ganun pa rin, hoping lang, hindi pwedeng wala ng pag-asa. Ganun talaga. Ganun lang talaga 'yan, no? Darating ang araw at magkakaroon din tayo ng brand new car. At sa ngayon ay hindi pa. So nung isang araw si Becky, kinausap ko, naririnig niya. Sabi ko, Becky, tumagal ka pa, antayin mo na meron ka ng kapalit. Sabi ko kay Becky. At ayun, sana wala, mga kanuli, enjoy lang, masaya lang, despite of mga struggle in life, no? English, ah. Ayan, siyempre salamat din sa panonood nyo sa Team Paway, no, na nasa Bicol. At ayan lang, masaya lang, magpasaya lang, magpasalamat na lang. Ano pa ba? Magpasalamat lang. Ano man nangyayari sa buhay natin, magpasalamat pa rin. Maganda man o hindi, salamat pa rin. At siyempre yung pagising sa umaga, pagbangon, ayan, mga pagkain, mga blessing, ay maraming salamat. Yung hindi kayo magkakasakit ay blessing na po yun. So maraming salamat po muli sa inyong lahat. At ingat, God bless po tayo. I love you all. Ayan, bye-bye.